ng programang Good Morning Kuya. At bako na tayo kagad sa ating segment na Usapang Pangkalusugan. Kasama nga natin ngayong umaga ang may bahay ng ating lead singer. Ayan. At siya lang may bahay, no? May kotse ka rin? Hindi mo alam. Asawa siya ni Jack Manuel ang ating lead vocalist. Late ka kasi. Oo. Well, pag-uusapan, isa siyang dermatologist, graduate po siya ng St. Luke's College of Medicine at associate fellow po siya ng Pan Pacific Aesthetic Institute. Siya po ang foundation. Siya po ay nag-attend ng numerous local and international conventions to be updated with the latest in anti-aging beauty. Kaya naman pala ganyang kaganda. At wellness treatments, and she practices in Quezon City. Eto na po mga kasabahay. Once again, Miss Dr. Mabel Tuesday Capistra. Doc, welcome again. Pag-usapan po natin mga kasambahay ang madalas na rin problema, lalong-lalo na ng mga kababaihan, ang keloid or scar or ang tawag dyan sa Tagalog, yung... Peklat. In short, peklat. Doc, sino nga ba ang prone sa pagkakaroon ng keloid? Kasi hindi naman lahat may tendency na magkaroon ng keloid, di ba? Or scar. Yes. Unang-una, gusto ko muna pong bumate sa lahat ng ating manonood. Mm-hmm. It's both an honor and a privilege for me to be part of your show. Good morning po sa inyo. So anyway, ang keloid po, ito ay isang keloid or keloidal scar. As you've said, ito ay uri ng peklat that never seems to stop growing. So tuloy-tuloy po siyang lumalaki. In fact, it goes beyond the margin ng wound. Mas malaki siya dun sa original na sugat. So very common ito sa mga blacks. Tapos pero syempre tayong Asians, also a lot of Filipinos are also affected. Mas more on females. More on females, mm-hmm, between the ages of 10 to 30 years old. Yan yung madalas na nakikita natin yung keloids. Mm-hmm. So tapos usually doon makikita din natin siya sa chest, sa shoulders at sa back. Yan po yung madalas na sa chest, sa shoulders, sa back. Bihira yung sa face, no? Saka sa legs. Legs also. Meron din. Meron din tong genetic predisposition na tinatawag. So if it runs in the family, so maari po itong mas likely na magkaroon ka. Oo. Pag-usapan natin yung itsura, yung characteristic po ng keloids. Keloids. Yes. Keloids ba, Doc? Keloids. Dito may features kasi tayo sa likod, no? Ng iba't ibang uri po ng keloids. Ito, keloid to, Doc. Basically, ano siya, no? Smooth. Yes. Pero nakaumbok. Usually, yes, elevated ito. Mm-hmm. Nakaumbok, tama yon. Mas malaki siya dun sa original na sugat. Yeah. Smooth, makintab. Reddish to pinkish in color. Yes. Pero as the scar matures, nagiging light yung color. Pwede ba siyang maging almost ka-color na ng skin mo para hindi siya masyadong obvious? Or talagang different ang color niya than the usual skin ng isang tao? Yes, kapag bago pa lang yung keloid or yung scar natin, usually mas mapula talaga to. Pero as I've said, habang sa paglipas ng panahon, habang nagmamature yung sugat, yes, possible na nagla-lighten ito. Mm-hmm. Pero a lot of people kasi seek consultation for this dahil may maaring makate, okay. Tapos cosmetically disfiguring. So, ibig sabihin, medyo nakoconscious lalo na lumalaki nga siya. Mm-hmm. So, sa mga girls natin, minsan mahirap mamimili ng damit, mm-hmm, mahirap mag-sleeveless kapag nandiyan yan sa shoulders. So, hindi na siya lumiliit, Doc? Kasi merong mga times, lalo-lalo na yung mga sites for vaccination, ang liit-liit naman niya, ang liit-liit ng karayom. That's right, pero that's right. Pagka lumalaki ka na, ang laki-laki ng keloid na inaibibigay nito as you grow older, is it because na stretch din yung balat when you grow bigger? No, actually, kasi since continuously growing ito, it has something to do with yung collagen, yung formation and degradation. Mm-hmm. So, mas konti yung nade-degrade, mas marami yung na-form na collagen. Mm-hmm. So, medyo technical yon. What's more important is yung keloid nga, it's
something that is actually permanent already, pero may mga treatments tayo na pwedeng gawin para ma-minimize o mag-improve yung itsura nito. Mm-mm. Before we go into treatment, question lang, kasi di ba parang para siyang bukol, no? Mm-mm. If you look elevated at it, lalo siya, na kung malaki. Bilog, wala namang chances siya of turning into cancer kung mapabayaan. Wala naman. Wala naman. Talaga, wala naman direct how relation. About infections in the future? Possible, possible. Mm-hmm. So, kung ma-irritate ito o masugatan, possible na magkaroon ng chance for infection. Oh, yan. Mm-hmm. Pag-usapan na natin mga kasambahay kung ano nga ba ang posibleng treatment procedure or management para po maiwasan o maalis itong keloids na keloids na pwede tayo, lalong-lalo na yung nag-undergo ng surgery. For example, nag-heart surgery ka, no? So meron ka malaking hiwa dito, tapos may keloid. Right. So mas nakikita mo siya. Ano po ang way para, meron bang way para mabawasan yun o matanggal yung keloid mismo? To start with, syempre, sa medicine nga, an ounce of prevention will always be better than a pound of cure. So, ibig sabihin, hanggat maaari, iwasan natin magkakasugat. Minsan, sometimes sa tempo lang, pwede kang mag-keloid eh. So, kung alam mo na keloid former ka, after undergoing surgery, as soon as matanggal yung sutures, kasi usually babalik tayo sa doctors natin, sa surgeons natin, para matanggal yung tahi. So as soon as matanggal yung sutures natin or as soon as magsara yung sugat, meron na tayong mga gels, silicone gels or sheets na pwedeng i-apply. Mm-hmm. Readily available to sa ating mga drugstores. You just have to get your syempre prescription from your dermatologist. Yan ba yung mga scar away, mga ganyan? Yes, no? Mga ganyan. So effective yun kahit for keloids? Actually, preventive siya in the sense na if you know that you're already a keloid former, once may sugat ka, as soon as mag-heal siya, pwede mo na siyang lagyan immediately. So twice a day to usually for about 3 to 6 months or even beyond, depende kung ano. For already existing keloids, andyan na siya. Ang first line of treatment, meron tayong mga cortisone injections na tinatawag. So, may ini-inject tayong gamot, anti-inflammatory ito, para mabawasan yung laki niya, yung pamumula, yung kate. So, all of these symptoms will be addressed by these injections. Mm-hmm. Although, it would usually take several sessions. Okay, hindi siya one time lang lulubog no, na yun. No, not one time. It's usually once a month. Mm-hmm. Tapos, the number of sessions would depend on the size of the of the keloid. Yung pagkakaroon ba ng keloid, kasi may keloid na masyadong malaki, maumbok, meron namang punti lang. Depende ba yan, Doc, dun sa severity ng wound na naging cause ng keloid? For example, as I've mentioned kanina, operation, definitely, ano yan eh, matinding yes, hiwa. So, ibig bang sabihin nun, pagka ganun, mas malaki ang magiging keloid mo pagka ganun? Or just a main scratch, pareho lang ba sila or mas malaki? It might be a contributing factor. Siyempre, the bigger the wound is, the bigger the keloid will be. Mm-hmm. So, as I've said, lumalagpas to dun sa margins ng sugat eh. So, kung kunyari, after surgery, malaki yung hiwa mo, posibleng ganun din kalaki yung keloid, ganun din kahaba. Mm-hmm. Pero ang kagandahan these days, marami tayong mga surgeries na hindi na malalaki ang hiwa. Mga laparoscopic na lang. Okay. So pwede ring surgery. That's the wonder of medicine. Yes, for bigger scars, surgical revision is also an option. Mm-hmm. Pero dapat din po nating malaman na possible after that, pwede pa rin magkaroon ng mag-scar pa rin. Pero may mga cases kasi na, for example, sa burns, di ba, kung involved ang, kung merong contracture na tinatawag. Mm-hmm. So yung scar is over, it affects yung action ng muscle or joint. Mm-hmm. So for that, definitely, surgery has to be done. Okay. Sa mga ganong cases. Ayan, huwag po tayo mamwala ng pag-asa mga kasabahay. Kung may malalaki po kayong mga keloids or scars sa inyong mga katawan, pwede po kayong makipag-ugnayan kay Dr. Mabel Tuesday Capistrano Manuel, ang ating pong dermatologist for today, na ituturo rin at papaalam sa atin ang inyong telepono para makatawag po sila at makipag-set ng appointment po sa inyo. Okay. Yes, you can visit us at Skin and Beyond. The clinic is located po sa 15 Maamo Street, corner Anonas Extension, sa Sikatuna Village lang po ito. So we're open Monday to Saturday, 11 to 7 p.m. And you can call us at 0927-761-7532.
or 0922-809-0234. All right. Salamat po, Dr. Mabel, for being here. Thank you very much. It's an honor. Yeah, it's my pleasure. And we hope to see you once again soon.